Nakatanggap nga ng swerte ang team ng Los Angeles Lakers bago ang kanilang play-in matchup laban sa Wolves. Pero bago natin ipaliwanag at pag-usapan yan ng mga idol ay balita muna patungkol dito kay Damian Lillard dahil hindi na nga daw siya interesado sa pagdadagdag pa ng batang player dito sa Portland Trail Blazers. I'm just not interested in that. Hindi naman na daw sikreto yon. Gusto niya nga daw ng chance na manalo. I want a chance to go for it. Kapag nga daw ang ruta ay pagdadraft man ng youth, ay hindi na nga daw yun ruta. Neto ni Damian Lillard, hindi niya na yung gusto. At mga idol, balik na rin ngayong araw na ito nga daw si Jaylen Brown, ang isa sa mga nasa listahan neto ni Damian Lillard sa trade na pwedeng gawin ng Blazers para nga magkaroon ng tulong etong si Damian Lillard sa kanyang Blazers team. And I think personally mga idol ay napakagandang target nito para sa team ng Blazers. Itong si Brown ay certified star in the NBA or yung iba na magsasabi na superstar pa nga. At alam naman natin ang sitwasyon ni Jaylen Brown sa Celtics ay parang medyo nagkakalabuan na nga sila. So parang perfect chance para sa Blazers na sunggabin itong opportunity na ito at pagpartnerin itong si Lillard pati na rin si Brown. Ang problema na lang nila ngayon ay kung anong trade package ang kanilang i-offer dito sa team ng Boston. Pero kung sakaling mangyari nga ito mga idol ay for sure playoff bound na itong Portland Trail Blazers and who knows ano ang kanilang maaaring maging potential. Pero one thing is for sure dito mga idol, dapat subukan ng Portland Trail Blazers at least subukan man lang na kuhanin nga itong si Jaylen Brown mula sa Boston Celtics. At ngayon nga mga idol, pag-usapan natin ang swerteng natanggap ng LA Lakers bago ang kanilang laban against sa Wolves. Binalita ni Woj kaninang umaga na si Gobert ay hindi nga daw magta-travel kasamang Wolves team pa LA at hindi nga rin daw maglalaro ito sa kanilang play-in matchup laban sa Lakers. And mga idol, talaga namang napakalaking kawalan nito para nga sa team ng Minnesota. Ang kanilang defensive anchor ay wala na nga in the paint. Tapos wala pa ang isa sa mga defensive anchor nila sa perimeter na si Jaden McDaniels. So talaga namang malaking kawalan ito para nga sa Minnesota Timberwolves at magkakaroon sila ng malaking adjustment dahil all throughout the season ay nandito ang kanilang dalawang defensive guys. Pero ngayon wala na. At masasabi rin natin na magandang balita ito para sa LA Lakers mga idol. Hindi man natin masabi na magiging very easy win na ito dahil alam naman natin sa NBA walang sigurado at bilog ang bola. Marami ng upset na nangyari. Pero for sure, mas mapapagaang nito ang trabaho para sa LA Lakers dahil mabubuksan na nga ang perimeter para sa kanila pati na rin ang paint dahil wala nga ang kanilang two defensive anchors sa team. At kagaya nga rin ng sinabi ni Anthony Davis, ang kanyang reaksyon patungkol sa pagkawala ni McDaniels at pati na rin ni Gobert. Sabi niya, silang dalawa nga daw ang kanilang top defensive guys sa kanilang team, so definitely maapektuhan ito ang kanilang team sa pagkawala nila sa lineup. Pero sabi ni AD, obviously nga daw na si Karl Anthony Towns na ang mag-i-start sa center position at yun nga daw ay magbibigay sa kanila ng malaking advantage dahil mas luluwang nga daw ang spacing sa court ng dahil 3-point threat etong si Kat. Instead nga daw na si Gobert ang 5 at itong si Towns ang 4 sa Minnesota. Kaya naman daw magiging bago at ibang challenge na ito para sa Lakers team na hindi pa nga daw nila nakikita this season laban sa Wolves. Pero naghahanda naman daw sila para dito dahil trabaho daw nila is to go out there maglaro kahit sino pa ang kalaban nila. Kahit na it's a very unfortunate situation nga daw ito para sa team ng Minnesota. So yun nga mga idol ang balita at update dito nga sa magiging paghaharap nitong Lakers at Minnesota Timberwolves. Masasabi nga natin itong malaking advantage para nga sa Los Angeles Lakers kaya dapat huwag nilang sayangin ang pagkakataong ito.